Good afternoon. Ngayon, sasagutin ko lang yung mga tanong ng aking mga viewers kasi may nagtanong na ang tinatanong niya kasi kung bakit ba daw malakas yung sari-sari store ko? Ang swerte ko naman daw kasi wala akong kakompetensya. Si Mariel Habag ata yung nagtanong. Sis, meron akong kakompetensya, sis. Actually, ayan, gumagamit na tayo ngayon ng actually. Kasi, yung kakompetensya ko talaga, sis, ay kadikit ko lang mismo. Talagang pader lang talaga yung pagitan ng store namin. Ang pagkakaiba lang, sis, maaga ako nagbubukas. Minsan, alas 5 or alas 6. Ayan yung pinakamatagal ko, yung 6 o'clock. Sila, nagbubukas sila alas 8 ng umaga. Tapos, ang sarado nila ay 6 p.m. Ako, nung normal pa yung panahon natin, wala pang pandemic, ang open ko ay 5 a.m. Ang close ko naman ay 11 p.m. Tapos, ang ginagawa ko, ang ginagawa ko kasi syempre, di ba, ang ikli na ng tulog natin noon. Syempre, ang ginagawa ko ay umiidlip ako ng 2 p.m. Tapos nilalagyan ko na lang ng close yung tindahan ko ng nakapaskil. Kung nakikita mo yun sa ibang mga vlog ko, meron talaga akong pinapaskil sa harap ng tindahan ko na close. So, balik tayo doon sa kung bakit malakas sa akin. Hindi ko naman masasabing malakas sa akin. Hindi ko naman talagang masasabi yon. Kasi, wait a minute. Ayan, medyo natagalan ako pagbalik guys kasi may nagbayad ng utang. Kasi alam mo na pag araw ng ganito yung mga date na 5, ayan, nagbabayad talaga yung aking mga pinapautang na borders ng aking biyanan. Ang nabayaran niya ngayon sa alak ay 1.5. Tapos mamaya magdadatingan pa yung magbabayad ng kasi lang naman sila pinapautang ko na borders, 5 lang, puro lalaki. Kasi para sa akin, mas madaling kausap yung mga lalaki kaysa sa mga babae. Sa'yo mo bumibili na. Ayan guys, inop ko kasi may bumili ng tatlong mismo tapos andito lang sila sa tindahan uminom. Ang ingay nila. Kaya yun, inantay ko muna na umalis. Kasi nakakahiya naman magsasalita ako dito. Makaisipin nila baliw na. So ayan nga guys, balik tayo dun sa sinasabi na ang swerte ko kasi wala akong kakompetensya. Meron talaga yung katabi kong pader lang yung pagitan. At syempre, yung hindi ko naman kaharap. Balik, gilid lang siya. Tapos, pagkatapos ng gilid na tindahan, merong pang sa tapat niya naman, kaharap naman niya. So, bali itong line ko na to, ang may tindahan dito ay 4 kami. 4. Pero yung mga... Ayan, medyo maingay guys kasi andito na naman yung mga bata. Naglalaro na naman sa harap ng aking tindahan. So, ayan, yung pagitan ng 4 na tindahan kami dito sa street na to, ay tigda dalawang bahay lang. 5 pala kami dito sa ganong street. Tigda dalawang bahay lang talaga yung pagitan namin. Pagdating naman sa harap, bali tatlo sila dyan may pagitan din na dalawa or tatlong bahay. Ganon karami yung tindahan dito sa street namin na ito. Ganyan. Ang maganda lang dito, kung merong malapit na boarding house sa pinagtatayuan ng store mo, mabili talaga kasi yung mga boarders, kung saan yung malapit sa kanila, doon talaga yung sila bibili. Tapos minsan, may na-encounter ako na about sa load, kasi daw pagdating sa load, talagang malakas ako dito, kasi daw hindi pumapatong lang ako ng 2 piso sa 15 at saka sa 10 pesos at saka sa 30. Yung 50, 100 pataas kasi, hindi ko na siya nilalagyan pa ng patong. Hindi ko na siya nilalagyan. Kunwari 100, 100 lang talaga. So, ayun yung kinaganda na binabalik-balikan ako ng customer dahil dun sa load. Tapos, pagdating naman sa mga bata, yung mga bata na aking mga suki, kung nakikita nyo sa mga vlog, talagang mas gustong-gusto ko rin yung mga bata na customer kasi sila talaga yung nakakaubos sa aking mga tigpipiso na mga item dito sa tindahan. Kasi 'di ba guys, tignan niyo yung magkano ba yung natin sa isang balot na Snowbird, Max, tapos yung mga chocolate, talaga yung mga chocolate na nasa lagayan. Example na lang nito. Ito, yung wait lang guys. Yung pag-vlog ko ng nakaraan, chocolate ang laman nito, 'di ba guys? Tapos
ano yung laman niya, 300, tapos nabili ko siya ng 185. So, 300 yung laman niya, tapos 185, diba? At ngayon, ubos na siya, guys. Talagang nilagyan ko na lang siya ng candy kasi ang bilis lang nung maubos sa akin. Bale, 2 weeks lang kasi talagang, wait lang guys, maingat. So, ayan, talagang mabenta talaga sa akin yung kasi talagang 2 weeks lang yung tinagal nung chocolate na yon. Ngayon, bumili ako ng isang pack lang niya. Bale, yung chocolate na maliit. Nabili ko siya ng 70, ang laman naman ay 100 yung pack. So, ayan, may chocolate ako dyan na maliliit. Ngayon, yung mga laruan naman, kung magkano doon yung tubo ko sa laruan, sa 112. Ayan. Malaki-laki yung tubo mo dyan, guys, sa 112. Kasi parang 35 yata yung ano ko dyan eh. Yung ginansya ko rin lang, guys. Kinalkyo ko pa, guys. 38. Tapos, hindi siya matagal na natatambak dito sa tindahan. Talagang mabilis siya dito mag, ano, sa aking tindahan, mag-fast moving. Tapos, yung sa mga ice pop naman, talagang mabilis talaga yan, guys. Talagang yung dalawang carton ko, inaabot lang siya ng 2 linggo or 3 linggo. Matagal na yung 3 linggo. Talagang 2 linggo lang talaga ako naglilimit. Kasi, pagka ano ko, yung isang box, wait lang guys. Ay! So, ayan guys. Bale, yan lang naman yung aking masasabi na kaya ako, hindi ko naman kasi talagang masasabi sis na malakas ako. Kasi, syempre, maraming kakompetensya. Kasi, kung wala ka naman kakompetensya, hindi talaga malakas kasi sa'yo lang talaga pupunta yung mga tao. Pero may pinagkaiba talaga sa ngayon, yung pandemic at saka nung wala pa. Kasi talaga, nung wala pa, talagang maano talaga yung tindahan ko. Lahat naman talaga tayo, di ba, nung nagka-pandemic, medyo humina-hina, medyo lumakas, ganyan, paiba-iba lang. Tapos, may mga napansin din ako nung pandemic kasi dito sa mga dilata ko, hindi nagagalaw yung part na dito, yung mga 5-5-2 na. So, ayan, may bumili. Tapos, okay naman kami si sa, ano, sa mga kapitbahay ko na mga, ano din, may mga kapwa-sari-sari store, okay naman kami. Wala naman kami yung nasasabing kompetensya, yung parang umabot sa point na, ay, ganyan, ay, dito ka, ay, ganyan, mahal dyan. Talagang kami pa yung nagtuturuan kung sino yung may stock. Katulad ko, pag may nagtatanong sa akin na customer ko, sis, ano, meron kang bigas dyan. Eh, hindi talaga ako nagbebenta ng bigas, guys. Kasi, yung katabi kong tindahan na ito, talaga, nagbebenta na siya ng bigas at saka yung mga, ano, sa manok, sa baboy. So, wala na. At saka, kung magbebenta rin ako, guys, ng bigas, walang space dito sa tindahan kasi medyo maliit lang naman talaga yung aking tindahan. Ngayon, hindi ko na rin naman pinag-aaksayahan ng panahon yung magbenta ng bigas kasi nga po dito sa katabi ko. Pero may mga nagsasabi sa aking suki kasi nga 8 siya nagbubukas. So, ang sinasabi ng aking mga suki na dapat daw meron akong bigas para daw kapag sila yung naubusan, alam daw nila na meron akong bigas. So, sa ngayon guys, hindi ko pa siya ina-allowed dito sa tindahan ko kasi kapag bigas, di ba guys, talagang medyo malaki din yung puhunan mo. Okay, oo nga, yung pwede ka namang bumili ng isang sako lang. Pero guys, kasi talagang hindi ko pa siya masyado inaano sa sari-sari store ko kasi meron nga po dito. At saka hindi lang naman ito guys yung may tindahan na may bigasan, hindi lang naman ito yung katabi ko. Sa pangatlo din na tindahan mula dito sa akin, meron din silang bigas dyan. Hindi ko lang din alam kung anong oras sila nag-o-open. Kasi, wait lang guys. Kasi magkaiba-iba naman kami ng mga ano sa oras. Pero napapansin ko talaga sila, medyo maaga talaga silang magbukas din. Kaso nga lang, nung pag nagbubukas na ako, syempre yung mga bata andi dito sa akin. Talagang gustong-gusto ko talaga yung mga bata. Tapos, yung mga borders din, ang nakaganda talaga kung may borders malapit sa'yo kasi ano, andyan yung, pwede mo na silang pagkatiwalaan na pautangin ng mga anak. Pero sa akin, mahigpit pa rin ako dyan sa pautang sa labas. Dito lang talaga ako sa compound namin sa borders ng aking biyanan. Hindi talaga ako magpapatry doon sa labas. Kasi nung minsan may naitry ako sa labas, eh, ayun, hindi na siya nakabalik. pero maliit lang naman yung guys, pa 139 lang naman. So, nasa sa kanya yung kung maalala niya pa, pero hindi ko alam kung naalala niya pa kasi 1 year na rin naman ang nakalipas. So, hindi na rin naman siya bumibili dito sa akin. Kaya, hindi ko na masabi yung kanyang utang. Kaya,
Ayun sis, marami na tayo, marami na akong na-share. Ang tanong mo lang naman talaga ay yung kakompetensya, pero ayun nga sis, sinare ko na lang din lahat. So, ganoon naman talaga sis, sa lahat ng negosyo, meron naman talaga tayo kakompetensya. Nasa sa atin yun sa pagdadala kung paano natin sila, syempre yung kapag business talaga, ano talaga, kay kompetensya, yung ganyan. So, nasa sa atin yung kung paano discard yung gagawin natin para tayo ay dumami ang customer at balik-balikan tayo ng ating customer. Kasi kung lagi ka lang din nakataray, laging tulog, so wala din mangyayari sa sari-sari store natin. Ako, napalago ko yung aking tindahan at proud ako na ako na ang nagmamanage talaga nito. Kasi dati, yung mga 2 years, si mother ay nanindigaan. Tapos ngayon, wala na talaga sa iyo. Tapos sis, may advice ko sa iyo. Syempre, kung yung kakompetensya din natin ay may mga item na magkakapareho sa atin, iba-ibahin din natin yung mga item natin. Katulad ko, talagang iniiba ko yung mga item ko dun sa mga kakompetensya ko. Kasi sila, medyo napapansin ko, stay lang sila sa panindang kape, ganyan, mga basic needs lang, stay lang sila dun. Pero ako talaga sis, simula nung narenovate yung aking tindahan, pinapasok ko na talaga yung mga sa pambata kasi talaga dati wala yan. So, dun talaga ako nag-ano sa mga fast moving kasi tapos malaki yung tubo mo sa mga pambata. Doon talaga ako bumabase. Hindi ako naka-focus lang sa iisang ganyan sa mga... Kasi dati talaga nung maliit pa yung tindahan ko sis, naka-focus lang ako doon sa kailangan lang ng mga tao. Pero ngayon medyo may budget na tayo. So, nabibili ko na yung mga usong mga paninda ngayon. So, ganon. Hanggang dito na lang muna sis. So, bye-bye!